Kung kayo ang tatanungin, ano ang nagpapasaya sa inyo? Ako, syempre, kayo, mga anak ko, alam nyo na, ang mga dogs ko. Pero para sa mga nanay na aming nakilala, ang kanilang kaligayahan, naku, mag-ipon ng sandamakmak na mga sunflowers. Ayan, mula sa damit, kasangkapan, dekorasyon, gamit sa sasakyan, ano ba ang mayroon sa bulaklak na ito? At ganun na lang ang obsesyon ng tinaguriang mga Mrs. Sunflower. Mula ulo hanggang paa, sunflower ang bet na bet isuot nila. Mapaloob ng bahay, mga gamit sa kusina, kwarto, pati na shower, abay, sunflower ang mga design. Ano ba yan? Ganito ang pagkahumaling sa sunflower ng mga ilaw ng tahanan na aming natagpuan. Pag nakita mo sila, naku, makamalito ka pa kung sila ba ay tunay pang mga tao o mga sunflower nang naglalakad. Meet Angelica, ang sunflower Mrs. Number 1 na taga Mandaluyong City. 23 years nang kolektor ng sunflower si Angelica. Ang sabi pa niya, nasa mahigit kumulang 1,000,000 piso na daw ang halaga ng kanyang nagagastos sa kanyang sunflower collection and obsession. From head to foot naman talaga ang pag-sunflower. Pakita mo nga lahat yan. So merong panyo, merong singsing, merong relo, merong hikaw, headband, pati ang chinelas, pati kuko. Opo. Ito naman ang aking hapagkainan. 2000 nang makuha ng sunflower ang atensyon ni Angelica. Ang head turner, isang kurtina. Bigla na lang daw siyang natuwa at nag-good vibes nang makita ang design nito. Hanggang sa hindi na niya namalayan, na-hook na siya sa sunflower theme. Ang kanyang bahay naging isa ng bonggang koleksyon ng sunflower items. Ito po, nakakawala siya ng stress. Taga po, may nakakabili ako ng isa. Sumasaya po ako. Iba yung saya na dulot po sa amin. Talaga ba? Opo. Tapos yung bahay mo, punong-puno rin, di ba? Opo. Ang condo unit niya sa Mandaluyong, namumukadkad ang sunflower. Kahit saan ibaling ang mga mata, bright yellow ang inyong makikita. Literal, sunflower is everywhere. Ang table at sofa set na ito, ipinaukit pa niya para maging swak sa tema ng condo unit niya. Sa sobrang pagkagusto niya sa sunflower, damay na rin pati ang mga kasama niya sa bahay. Anong sinasabi ng pamilya, hindi ba iniisip na sisiraan ka ng bait? Hindi po, napaka-supportive. Supportive sila. Opo. Lalo po asawa ko retired police po siya. Dati niloloko po siya. Aba, police tapos puro bulaklak ang bahay. Oo. Ganun ba? Napaka-supportive nila. Pag may nakikita po siya ng sunflower, binibili nila. Kasi alam nilang nakakapagpasaya po sa akin. Welcome, Rated Corina. Ipapakita ko sa inyo kung ano laman ng bahay ko. Tara! Hindi rin nagpahuli ang bahay niya sa Pampanga. Mistulang garden ang look dahil din sa sunflower na mga design. Mula kisame, dining table, mga kubiertos, name it, lahat sunflower! Good vibes kasi ang pagsusuot ng sunflower. Kaya pati kami na-influensya na rin ni Tita Angelica. Lalo na ako, enjoy na enjoy sa pagsusuot ng sunflower. Dito sa bahay, normal na sa amin na magsuot ng mga ganito, ito sunflower, dahil ito rin ang makukuha mong damit sa mga cabinet. Nirarampa ni Angelica ang kanyang mga OOTD na sunflower design. Pero hindi lang daw for fashion ang love ni Angelica sa bulaklak na ito. Ganda, di ba? May ibang kulay. Para sa kanya, may mas malalim pa palang kahulugan sa kanyang buhay ang paborito niyang bulaklak. Simbolo daw kasi ito ng bagong bukas. Sa lahat kasi ng dagok na kanyang naranasan, naroon ang kanyang mga koleksyon at ang mga ito pa daw ang naging daan para madugtungan ang kanyang buhay.
2015 nang maaksidente si Angelica. Nadulas siya at nagkaroon ng spondylosis, dahilan para mag-wheelchair siya ng 8 taon. Tanging ang mga koleksyon daw niya ang nakapagtustos sa napakamahal na gastos sa kanyang gamutan. Si before po nabagok po ako, nagka-amnesia ako. Tapos po pinapaalala sa akin nung naging asawa ko yung mga nangyari. Tapos pag nakikita ko po yung sunflower, ang bilis ko pong makaalala. So ano yung bakit ka nag-wheelchair ng 8 taon? Tapos po, after po nung nabagok naman po ako, ibang senaryo naman po yun. Ulit? Opo. Nung nabagok po ako, tapos after a month, di na po ako makalakad. Tapos yung sunflower po, nagbebenta po ako. Ang laking tulong po niya kasi nakabili po ako ng mga gamot ko po dahil din sa pagbebenta po. Nang muling bumalik ang lakas ni Angelica, 2020, tinamaan naman siya ng nakamamatay na COVID-19 virus. Kasagsagan ng pandemya, parang bulaklak na natutuyot si Angelica. Nawawala na siya noon ng pag-asa at tuliro na rin, pero ang kanyang mga sunflower collections always save the day. Tapos wala pong tumanggap sa akin na ospital sa Manila. Okay. Dinala po ako ng asawa ko sa Pampanga kasi taga doon po yung kapatid ko. Wala din pong tumanggap sa akin. Ha? Tapos, bakit? Kasi puno? Opo, puno. X-ray po ako. Tapos sabi, naku, papatayin na daw po ako kasi puro na yung lungs ko. Makita ng doktora, naka-sunflower po ako. Sabi niya, ay, hindi ko yung napanood ko online. Si Sunflower Queen. Naku, tumawag po siya sa mga kaibigan niya hospital. Kaya po dahil sa Sunflower, ayun, na-admit po ako sa ONA. Laking impact po ng Sunflower sa buhay ko. Sa sunflower, humugot ng lakas ng loob si Angelica. At ngayon, tuloy-tuloy na ulit ang pagkokolekta niya. Hindi lang yan, naging presidente pa siya ng binuo niyang grupo, ang Sunflower Group of the Philippines. May 100 na miyembro ito at lahat sila certified sunflower collector. Madam President ka na daw ngayon. Opo, kasi nagbuo po ako ng grupo namin ng mga sunflower collector. Kasi po yung bumuo po ako sa Facebook ng grupo namin. Iba po sa ibang bansa pa, pero kami nagkikita-kita, may get-together po kami lagi. Ayun, tapos pa nagkikita-kita po kami from head to foot din yan. Tapos exchange gift ng mga sunflower po. Isa po tayo. Oh, wow! Tapos eto naman po. Ay, ang ganda! Nakuha, maging ako ay gusto pa yatang i-recruit ni Angelica sa kanilang grupo. Sige sis, konting push pa. Malapit-lapit na. Maraming salamat. Sana makabagbigay din ng swerte sa akin, ano? Oo. Oo, sure. Oo nga naman. Hope kasi nakatingala sa araw. Oh, cheers! Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Welcome po sa aking Sunflower House. Dali po kayo. Speaking of sunflower groups, ang isa nilang miyembro na si Luningning, ang Mrs. Sunflower number 2 na taga Cavite. Hindi siya nagpatalo talaga sa koleksyon ng popular na bulaklak. Sa gate pa lang ng kanilang bahay, sunflower na agad ang bubungad. Kakaiba ang trip ni Luningning sa kanyang koleksyon. Mayroon siyang veranda na malating park ang look. May malaking sunflower chair at tables pa o perfect place to relax and chill out. 23 years na rin kolektor ng sunflower si Luningning. Isa siya sa mga kauna-unahang Pinay na nangolekta ng sunflower items sa Pilipinas. Para sa akin, pag nakikita ko collection ko, bukod sa nai-inspire ako, nawawala ang problema ko, nakakagaan ang pakiramdam, nakakantanggal ng stress. Tulad ni Angelica, terno-terno rin ang attire ni Luningning at ang house decor na mumukadkad ng sunflower.
Ang sunflower para sa akin ay nakaka-inspire, nakakaganda ng bahay. Bukod sa maganda siya, nakakaganda siya ng pakiramdam tuwing makakita po ako ng sunflower. Ang asawa niyang si Vince, todo suporta kay Luningning. Pati siya ay no choice na ring magsuot ng mga sunflower shirt. Masaya ang misis ko sa mga collection niya. Masaya na rin ako actually. Kailangan suporta mo yung wife mo. Kasi yun naman ang purpose. Pag masaya ang wife mo actually, masaya ka na rin. And it goes down to my sons and daughter. Kaya masaya kami lahat. Ito rin ang kabuhayan niya ngayon. Nananahi, nagbebenta siya ng mga bag, unan at damit na sunflower ang mga design. Ang pagkakalik ko, hindi obsession. Alam ko naman ang limitations ko eh. Maganda pa nga nadudulot nito. Dahil sa mga collection ko, nakakapag-negosyo pa ako. Hello guys, halika at samahin niyo ako. Mawiwindang naman kayo sa koleksyon ng Sunflower Mrs. No. 3 na si Ever mula Laguna. Ang kanyang collections, puro pasadya. Ang naglalakihang mga upuan na ito sa kanyang rest house ay specially made for her daw talaga. Nag-start ako mag-collect ng sunflower 2000. Yung mga gamit sa kitchen, yung mga unang-unang sunflower ko. Mating yung moment na yung kaka-pasyal ko, lagi ako nakakakita ng sunflower. Tapos may nagregalo sa akin, yun, nag-start na every time makakita akong sunflower, talagang tuwan-tuwa ako. Tapos gusto ko bibili ako. Ito binili ko sa Boracay. Ito pasalubong sa akin, galing naman Indonesia, Bali. Tuwing magta-travel daw kasi si Ever, kailangan ay may isang sunflower item siyang mabili. Maski ref magnet lang ito, basta sunflower, imamay na niya agad. Pinaramdaman ko na lang every time na lalabas ako. So talaga number one, hinahanap ko sunflower. Halimbawa may place akong pinuntahan mo, nag-tour kami. So kahit mga rep magnet lang, kahit ano, talaga number one, hinahanap ko sunflower. Hindi lang yan, ang rest house niya ay ginawa na rin niyang sunflower farm. Dito na rin siya ikinasal, o di ba bongga? Dati lagi kami pumupunta sa mga farm na may tanim na sunflower. Lagi kong sinasabi, samahan niyo ako, papapicture lang ako. So yun, natupad ko na dito, nakapagtanim ako ng sunflower. Tapos napuno ko na siya ng mga gamit na sunflower. Para hindi lang sa katawan ko, at least pag marami ring makakakita. Tapos yun, paligid ko puro sunflower. Ito pang revelations, ang disenyo ng underwear ng mga Mrs. Sunflower? No joke, maloloka kayo dahil sunflower din daw ang mga ito. Yung suot ko ngayon hindi, pero may mga sunflower design ako dyan. Ito naman ang aking kusina. Ang pagkokolektang ito nila Angelica Luningning at Ever. For good vibes only, bawal daw ang nega dahil alam daw nila ang kanilang limitasyon. May paliwanag naman ng isang psychologist bakit nahuhumaling ang mga ginang sa sunflower. In general, kaya sila nagkakaroon ng collection, maaaring ito ay isang hobby. Hobby meaning ito ay something na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, happiness, that feeling na merong something comforting na hinahanap sila doon sa bagay na kinokollect. So, ang tinitingnan namin dito is yung ano yung underlying meaning ng isang bagay na kinokolekta para doon sa individual. Sometimes kasi itong bagay pala na to na kinokolekt nila is something na nag-evoke ng emotions from the past, nung kabataan nila, or maaring may na-evoke sila na special memory nung kabataan nila, at ito ay dala-dala nila hanggang sa paglaki. Nilinaw naman ng isang eksperto sa mga bulaklak ang benepisyo at magandang epekto ng sunflower sa mga tao, higit sa mga babae. Sunflower symbolize of loyalty and adoration. Dito sa Dangwa, mabibili ang sunflower kasi sumusunod ito sa sinag ng araw. Kaya ito ay tinatawag din ito sa Tagalog na merasol. At saka mabili ang sunflower kasi ito ay nagbibigay ng pag-asa, positive vibes sa sinumang bibili nito. Perfect din siya sa kahit anong okasyon. Itong poster na to, pinagawa ko siya. Na-customize ko siya, di ba? Ang ganda. Tumaas man daw ang kilay ng iba sa mga trip na tulad nilang mga Mrs. Sunflower, deadma lang daw sila dahil tulad ng sinisimbolo ng bulaklak na ito, bagong pag-asa, kaligayahan at positive vibes ang importante.
importante sa buhay. Kaya kahit kailan hanggang sa kanila daw pagtanda, proud silang sabihin sila ay mga certified Sunflower Misses of the Philippines. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.